Okay guys, ito, mamaya tayo maglalaro. Kikwento ko muna sa inyo. Kung ano yung sistema ang kailangan natin makuha. Ito bumbong? Oh, ito naman pata. Hindi pa tayong makain. Oh. Para sa atin lahat. Ang oras na, alas 11 na, hindi pa tayo makain. Hindi nyo yung pinaalala sa akin. Okay, so sa mga nanonood dyan, ito, ito, bibigyan ko kayo ng real talk. Ayan, so sa mga nanonood dyan, ito ha. Kikwento ko lang sa inyo kung ano talaga yung pangunahing pangangailangan nila ron. Para aware din kayo sa mga nangyayari talaga. Ayaw ko naman hindi kayo aware sa nangyayari. Siyempre, mas maganda yung aware tayo lahat. Para alam talaga natin kung ano talaga yung dapat na unahin sa dapat hindi na natin unahin. Okay, gets nyo ako. So ito, unang-una guys, ito. Sa mga nagnanais pumunta dun sa lugar nila para tumulong, mag-rescue. Wala ng problema dun. Kaso imbis na makarescue tayo or makatulong, minsan ang pwede pang mangyari is baka makasikip lang tayo at hindi talaga pwedeng pumunta ka lang dun basta-basta. Hindi ka talaga pwedeng pumunta ron basta-basta. Unang-una, maraming aarang sa'yo, may mga protocol, swab test, kasi nga may pandemya pa tayo. Ayun yung sinasabi ko sa inyo. Number two na iba is yung iba, sinisita pa yung mga LGU, local government unit, na hindi naman na dapat. Kung akala nyo hindi nyo sila nakikita o wala sila, eh nang hindi nyo alam. Andoon sila pero hindi rin nila kaya. Kumbaga buhay rin nila talaga yung ibubuwis nila kung talagang papasok at papasok sila ron. Kaya sana isipin nyo rin yun. Kung mangre-rescue sila ng tao, tandaan yung tao lang din yung rescuer. Gets nyo? So hindi pwede yung porket gusto mong may pa-rescue ka, gusto mong ipa-rescue si ganito, ganyan. Eh, ganun-ganun lang kadali yun. Hindi ganun kadali, guys. Wala kasi kayo doon, kaya hindi nyo alam yung sitwasyon. Na, ano, pero luckily naman, kahit papano, may mga na-rescue. And anyway, rest in peace din sa mga rescuer na talagang binuwis nila yung kanilang mga buhay para lang makapang-rescue ng iba. Bahala na ang Panginoon sa pamilya nyo. Sure ako i-bless ng Panginoon yan. And then, isa pa sa mga problema doon kasi, guys, kailangan na kailangan talaga nila doon is tubig. Tubig talaga guys, tubig. Kasi isipin mo, halos ilang araw ka na uhaw na uhaw, di mo naman pwedeng inumin yung tubig ba o tubig ulan. Tubig talaga kailangan doon, tsaka pagkain at tulugan. Alright, sa mga bata tatatanda yung mga gamot. Bakit? Ngayon mapapaisip kayo, bakit may gobyerno naman doon, hindi agad makabili ng pagkain? Kasi nga mismo, yung pagbibilan mo ng pagkain doon sa lugar nila, nalunod din. So may ang pinaka ito, pinaka maiksing example na explanation lang diyan is may pera dun sa kanila. Ang problema, hindi sila makabili kasi nga wala ka namang bibilan eh. Kumbaga, yung bibilan mong tindahan, imbis na mabibilan mo, hindi mo mabibilan kasi nga wala eh. Nalunod din yung mga tindahan, yung mga pabrika, yung mga palayan. Ano man ano mo ron. Ayun yung isa sa mga problema na hindi talaga pwedeng ganun-ganun lang eh makakabili ka na uli. Pangalawa, yun nga, yung una, yung tubig. Pangalawa, yung pagkain. Actually, pantay lang yung pagkain tsaka gamot. Yung gamot tsaka pagkain, kailangan nila ron. Kasi, yung kahit yung mga karatig bayan, nanood din. So, isipin mo, nanonood yung lugar mo, pero akala mo makakakuha ka ng pagkain dun sa kalapit na bayan mo. O kumbaga, Cagayan, tas Isabela, Tuguegaraw. Magkakadikit sila, pero pare-parehas din lubog. So, wala rin talaga sila ng pagkukuha na ng pagkain. Kahit yung mga medical supply, hindi nila wala silang hospital masyado. Kasi talagang nalunod yung ano eh, nalunod talaga lahat eh. Talagang, nakita niya naman siguro sa picture, lunod na lunod. Ngayon, ang pinaka ng magandang ginawa natin dito is, nag-donate case sa Gcash namin, di ba? Lahat ang dinonate nyo sa Gcash namin, lahat siyang kinukompute namin. Bago kami bumili ng isang gamit, itatry muna namin kung hanggang ilan tao ba yung kaya niyang abutin. Ibig sabihin hanggang ilan yung kaya niyang abutin, kumbaga lahat ba mabibigyan. Kasi, guys, pag pumunta kayo dun sa mga ganong site, maniwala kayo sa akin, kapag may isang hindi kayo nabigyan tapos gutom na, galit talaga sila.
hindi naman sobrang galit na papapatay ka, pero alam mo yung ano ba to? Survival of the fittest. Ganun na yung nangyayari doon, yung tipong wala eh, gusto na lang sumunod sa batas, pero pag gutom ka na gagi, hindi mo na magagawa yun. Iba na yung takbo ng sikmura mo, iba na yung takbo ng utak mo. Stress ka, pagod ka, antok, puyat ka. Tapos hindi mo na alam kung ano may isip mo. Gusto mo lang makakain, matapos lahat ng problemang nangyayari. Ganun na nangyayari ngayon doon. Kaya ngayon, ang ginawa namin, yung mga sinasend dyan sa GCash na pera, ang unang-unang ginawa ko talaga is naganap kami ng private plane o aeroplano, helicopter, aeroplano, private jet, or kahit ano. Luckily, may isang nagpahiram sa amin ng aeroplano at hindi lang isa yung pinahiram niya. Tatlo. So, tatlo yung pinahiram ni Miss Ginger Fariñas Gadi. Alright? Ito yung mga Cessna plane, kung tawagin. Ngayon, yung Cessna plane na yun na nahiram natin is tatlo siya. Pero may limit yung capacity niya na hanggang 500 kilos lang. So, ayun yung gagamitin natin papunta ng Cagayan. Dala-dala yung mga gamit at mga medical supplies, pati pagkain. Ngayon, yung isang aeroplano doon, actually, nabili ko na yung gamit kanina. Kani-kanina lang, habang naka-livestream ako, sigala na yung nagbayad. Galing yun sa GCash, tsaka sa mga perang naipon namin. Nakabili tayo ng 165,000 worth ng medical supply. Ha? 167 pala, sabi niya. 167,000 worth ng mga medical supply. Ito ngayon yung medical supply na sinasabi ko sa inyo. Pabasa ko na rin sa inyo para alam niyo yung mga ito. Ayan, ito yung resibo, guys. Para sure na talagang ano. Eto, ayan, hindi ko maintindihan eh. Pero, ayan, mga medical supply yan. Napakadami yan at ayan yung presyo niya. 81,000 plus 40,000 plus 23,000. So, kayo na lang mag-times nun. Para, ano, 86 times 40. And the 86 plus 40, 126. Plus 40, 166. Plus 23,000. Ah, yung kasi may yung 13,000 daw dito sinagot na nung isa naming kakilala sa GC. Ito yung una kong nabili ngayong oras na to. At isasakay ito sa Cessna airplane. Yung nahiram nga namin, yung sinasabi ko nga sa inyo. Hindi ko lang alam kung may picture ako dito, pero ayun nga. Ayan, ayun yung mga resibo, guys. So ito, ba't ko pinapakita to ngayon? Kasi pera nyo to eh. Kung may pera man ako dito, siguro nagamit ko na at magbibigay pa naman ako. Pero kailangan ko talaga, kaya sinasabi ko sa inyo, kailangan ko mag-livestream kasi nga, wala, hindi pwedeng tumigil ako sa ginagawa ko dahil mawawalan ako ng pera. Mawawalan tayong pantulong. Ngayon, marami nagsend ng stars ngayon. Ngayong araw na to, nagkaroon tayo ng $1,362. Equivalent yan sa 50,000. So, malaking tulong na naman yan. Ito yung mga usapan namin dito sa GC. Ayan, ayan o. Ngayon, ito yung sinabi ko. Ayan, para alam nyo lang. Para ayoko kasing hindi nyo alam yung mga ginagawa ko. Kasi pera nyo nga to eh. Pera to ng ibang mga tao na tumulong eh. Ayan o. Pwede po yan isa sa track. Ayan o. Sabi ko, magbibigay ako po ng 100K for tubig for this day po. Tapos tig 100 din sa pagkain at medical supplies. Tapos bukas, delikom po ako kahit maka 200K ulit. So, ang sinasabi ko dito, uubusin ko na tong pera na to ngayon. Hanap ulit ng pera. Oh, tapos ito, kumita tayo sa stars ng 1,377. Magagamit uli yan. Ayan yung mga pinagsasabi ko sa inyo. Ito yung mga usapan namin. Ito yung mga nagpahiram ng oras nila, ng effort nila. Ito. At puro babae ito actually, ha? Oh, puro babae ito. Ayan, no? Ako lang ata lalaki dito, eh. Gago ako nga lang lalaki dito. At ito, may kasama kaming doktor dito. Talagang doktor siya. Kaya no problem kami. Alam namin kung ano yung bibilin talaga, ano yung mga kailangan. Eh, ang kinagandaan dito sa GC na to na talagang itong mga babaeng to, ayan, sila Carla, Christine Dalisay Vitus, Dominic Uy, Ginger Parines Ngadi, Kathleen Margaret Chan, Sasquerero, Sierra Ann, Ina Aguilar. Sila talaga yung mga tipo ng mga babae na putang ina, material wife. Ayun, wife material pala, tama ba? Tama yun, diba? Material.
Itong mga babaeng to, ito ang tumulong sa akin. At ako lang ang lalaki dito. So, ayun. So, ang plano, bukas, ayun, mag-aatid ng medical supply, worth ano. So, lalagpas yung pera ng siguro nasa 400,000. Pero ang pera kasi ngayon, nahawak namin is lahat-lahat, kasama na rin yung gamit namin, nasa 200 na tayo. Oh, tapos ngayon. Nabukasan na ng 167. Oh, ngayon. Basta ganun 246 yung pera natin. Oh, tapos minus yung 167. Oh, nga. So ngayon, guys, ang pera namin is 246,000. Kukulangin 'yun, so kukulangin talaga. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Alam ko at alam ko na may magse-send sa inyo uli sa GCash. At alam ko na may tutulong at tutulong uli. Kaya sure ako na bukas pagising ko uli or kung bukas bago ako matulog, sure ako meron yan. Meron at meron na uli yan. Ngayon, hindi ko kayo ma-replyan isa-isa. Sa totoo lang, ang hirap replyan isa-isa, guys. Sobrang daming chat sa messenger ko, sa page ko, na parang ayoko na nga buksan eh. Dami kasi talaga eh. Pero yun nga, ang sabi ko nga, kami nila Carla, ito kaming magkakasama, mga team namin, mga kababata ko. Pagod lang yung physical na katawan namin, pero yung mentalidad namin, hindi. Kaya pa ng utak namin, pero minsan yung katawan namin talaga parang bibigay na. Kaya minsan, nagpapahinga kami. Oh, yan. Yan yung sinasabi ko na, kaya naniniwala ako sa inyo, na kaya sana kung mag-post man ako mamaya ng GCash ulit, tulungan nyo lang ako mag-share, kahit i-share nyo lang. O kaya kahit piso. Palag na yan. Oo, kahit piso lang. Eh kung 1,000,000 tao, 1,000,000 Pilipino magsisend ng 1 peso sa GCash, 1,000,000 yun. Putang ang dami nating magagawa ron, sobrang dami nating mabibili doon. Ang kinagandaan pa kasi dito, nandito tayo sa Metro Manila. Nandito yung mga pangunahing pangangailangan ng mga taga-Cagayan, Isabela, taga-Garao. Dito sa Metro Manila, mabibili natin. Kaya, kinaganda, nandito rin ako. Siguro tinuon ng Diyos na nasa isang lugar ako na hindi ako babahain, na hindi ako aabutin ng tubig at maraming resources na mapupuntahan. Kaya siguro, pinipilit niya akong tumulong. Hindi man niya ako pinipilit, pero parang ngayon niya, parang siya na rin nagtutulak sa akin na tumulong eh. And then, ngayon lang, wala, pagod lang din talaga ako. Gusto kong matulog, gusto kong lahat. Kaya sana, kung di ko kayo nare-replyan sa messenger, yun, wag nyo na sana kaming i-pressure masyado. And then, yung mga, tawag dito, yung mga naghahanap ng mga resibo, ng asan ba yung asan daw yung pera. Putang ina, guys, hindi ko kayo i-scamin. Putang ina, mukha ba akong scammer? Mukha lang akong, gwapo ako, alam ko, pero putang ina, hindi ako scammer. Pero tama, mukha mo, Nard. Etong mukha, eto, pwede niyong pag-inalaan. Huwag na ako, siya na lang. Putang ayun, putang ina, guys, malamang mang-scam ako. Actually, kung gusto nila ng resibo, Meron naman. Gusto nyo? Nasa akin lahat ng resibo. Pero yun nga, tangina, mukha ba ba kaming manluloko? Tangina, wala naman kaming kita dito eh. Ano ba gagawin namin eh? Eh lang sana, yun din, isa pa sa mga nakakasakit at na ang pangit talaga basahin, yung mga taong putang ina, nahanapan ako ng resibo na putang ina! Ang ina! Yung mga tao ko nga, walang sahod eh. Putang ina eh. Maski piso, di ko pa sinahuran. Ang pagkain lang namin, manok. At yung manok po, kiningin na, ati-ati na yun. Kaya yung sinasabi ko sa inyo. At hindi rin porket ginagawa ko to, eh, mabait ako, ah. Wala, boring eh. Wala akong magawa. Hindi, joke lang. Wala eh, ako yun nandito, ako tong kaya na. Hindi lang naman ako tumutulong siguro. Marami kaming tumutulong. Kaya, sa akin pa, huwag nyo ikumpara yung ibang streamer sa akin. Hindi porket hindi sila nakatulong, putang ina, wala na silang wala na silang tawag dito, wala na silang pakialam sa mundo. Hindi talaga nila kaya tumulong eh. Gusto man nilang tumulong, wala silang ibang magawang tulong kasi hindi pa naman nila kaya eh.
Kung kaya naman nila, tangina, gagawin naman naman siguro nila yan, di ba? Kasi sobrang daming streamer na lumapit sa akin na, eto, sorry, ano, Kuya Reker, sorry, hindi ko magawa yung ginagawa mo, inaaway ako ng mga tao. Sabi ko, putangina, ba't kayo inaaway? Kasi di po ako makatulong. Ganun na ba yun? Dapat pag di makatulong, murahin, putangina mo, tangina mo, tumulong ka, putangina mo, fuck you all. Ganun ba dapat? Hindi. So, yun lang, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi porket nakakatulong kaming mga malalaking streamer na tulad nila Chokes, nila Doggy, nila Kong TV, nila sino pa ba nila, Timpayaman, nila yung mga kung sino pa man. Hindi porket nakakatulong kami at yung ibang malilit na streamer eh, hindi makatulong, hindi ibig sabihin wala silang pakialam. Minsan kahit gusto mong tumulong sa isang bagay, hindi mo magawa kasi mismong ikaw hindi mo alam paano mo sisimulan at ikaw mismo hindi mo alam kung paano ka makakatulong. So paano ka tutulong kung hindi mo talaga kaya? Tapos sasamaan pa ng mga masasakit na salita na keso ganito, ayaw tumulong, keso ganyan, ayaw tumulong. Huwag niyong ganun lang yung tao. Kaya nga sabi ang pagtulong, bukal. Kung hindi makatulong, eh hindi nakatulong. Oh, nasabihan niyo pa ng masamang, tangina naman. Tayo na nga lang magkakasama dito. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, ako trash talker ako. Palamura ako, palano. Pero hindi sarado utak ko. Hindi ako makated mag-isip. Hindi ako stereotyping. Hindi rin ako gagong tao. Hindi ako nangungupal ng tao. Tangina, trash talker lang ako. Pero never ako na issue. Never akong gumawa ng masama na makakasakit ng tao. Never akong may inapakang tao. Never akong may nilokong tao. Trash talker lang ako, pero putang ina, yun nga sinasabi ko sa inyo, hindi porket ginagawa ko to, eh, ano, nagpapakabait ako, putang ina, hindi ako magbabago, abang buhay ko kayong mumurahin, putang ina nyo, pero yun lang, maraming pasalamat ko sa inyo, kasi nandiyan dyan kayo, at ang kinagandaan pa dito, as a influencer, eh, meron akong boses, ayun ang kinagandaan talaga dito, kasi kung wala akong boses, wala akong ano eh, wala naman tutulong siguro sa akin, wala naman magkaka-interest sa akin at oh, bigay natin kay Reker yung pera, bigay natin yung ganito kay Reker, bigay natin sa Gcash niya. Wala naman eh, wala naman sigurong magkaka-interest sa akin, lalo kung palamura pa ako. Eh nagkataon lang ha, na marami nang nakakakilala sa akin kahit papano na tumutulong. Kaya siguro ako nakakatulong ng mas malaki kaysa sa iba. Kaya kung yung iba man hindi makatulong at talagang silang alam kung paano tumulong, huwag nyo silang sitain. Sita ka ng sita, ikaw ba? Tumulong ka na, putang ina ka. Sita ka ng sita, puna ka ng puna. Puna dito, puna dun, putang ina mo nun. Oh. Ang tanong, ikaw ba mismo, may natulong ka ba sa sarili mo? Sa utak mo, sa prinsipyo mo, sa lahat po kining ina mo? Baka naman puro ka lang din puna. Kasi nasasaktan ka na yung iba nakakatulong kahit simpleng bagay, tapos ikaw hindi, kaya ka puna ng puna. Mali yun. Mm-hmm. Ayan o. Ayan yung sinasabi ko dito. Ayan lang, wala namang iba, ito lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo yun na, ayan, yung mga naiipon natin, eh lahat yan. Ngayon, yung iba gusto magpasabay sa akin ng tulong. Hindi ko kayang pick upin yung mga tulong na gusto nyong ibigay tulad ng damit, relief goods, and what. Kasi yung mismong pinagpipick upan namin, eh doon na mismo kami gumagawa. Gets nyo ako? Kumbaga dito ako sa pwesto ko ngayon, nandirito rin yung gawaan ng relief goods at relief operation o kung ano mang rescue operation. Hindi ko kayang pumunta sa inyo doon at kung saan-saan para kunin yung mga gamit na yon. Kung maari lang, maghanap din kayo ng volunteer na magpapahiram ng sasakyan, magpapahiram ng kahit anong klaseng vehicle na pwedeng pumunta doon sa site, kung saan pwede nyong ilagay yung mga tulong. Kung hindi nyo magawa yon, hindi nyo mabigay sa akin, pumunta kayo sa mga city hall nyo, ayun ang pinaka-best way, yung city hall nyo, iipunin yan doon, dadalhin yan doon sa mga karatigbayan. Maniwala kayo sa akin. Ngayon, kung gano'n na lang, kung hindi nyo maibibigay sa akin at kung hindi ko makukuha sa inyo yan, punta kayo city hall nyo. Sure ako, lahat ng bayan ngayon, lahat ng city ngayon, o kahit anong probinsya man yan, nagtutulong-tulong yan ngayon, nagdilikom, huwag nyong ibuo sa akin lahat. Huwag nyong sa akin ibuo lahat ng tulong.
At ayoko rin na tanggapin lahat ng tulong nyo para itulong ko sa iba para sabing ang bait na reker, ang daming binigay na reker. Hindi, ayoko nang, wag ganun. Kayo mismo, punta kayo si tool nyo. Sasabihin, galing yan sa bayan ng ganito. Kunyari, yung bayan mo, tiga Malabong ka ba? Tiga Valenzuela ka ba? Tiga Tondo ka ba? At least yung, alam nyo yung lugar nyo, magiging proud kayo na, putang ina, ganito pala, no? Mabanggit yung pangalan ng lugar mo, pangalan ng barangay mo na tumulong. Na kung sakali man na magkaroon uli, wag naman sana, putang ina, lalo ka mai-inspire, tumulong uli. Kasi, ay putang ina, kailangan na naman, ganito, ganan yan. So, ayun yung sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat ng gamit nyo, hindi lahat ng gusto nyong tulong, eh, makukuha ko. Kumbaga, meron na kayong mga dilata dyan, meron na kayong mga ganito dyan. Hindi ko kayang kunin yan, guys. Pagod na rin kami, sobrang pagod na kami. Masiyahin lang kaming tao. Palangiti lang kami, palatawa, ganyan. Pero putang ina. Yung mga tao mismo kasama ko, sila nakakaalam yan kung gaano kami kapagod. Hindi ko na ikikwento, pero yun nga. Huwag sana kayong magalit kung di ko makuha yung mga gamit sa inyo. Yung mga damit na gusto nyong ipaabot sa Cagayan o kung kanino man. Huwag kayong magalit. Kayo mismo, guys, kung hindi ko na kayang sagutin yung mga tanong nyo, kayo na mismo, adjust na kayo. Punta kayong City Hall o kaya hanap din kayo ng mga kotse or what na pwedeng maglaan ng oras para tulungan yung mga kababayan natin. Kasi hindi ko talaga kaya, guys. Hindi ko talaga kaya lahat na puntahan kayo. Gustuin ko man. Putang ina, kung may pakpak lang ako, kaya yan. Problema, wala eh. Pukay, taba ako nga eh. Makakalipad ba ako noon? Ininginan yan. Eto, mapayat. Pukininginan to. Kaso magkaandara sa uglasog to. May pata kami, Tim. Ayun lang naman sinasabi ko eh. Basta yun lang, ayun, pag kaya nyo naman, sure naman ako kaya nyo yan, guys, eh. Hindi lang kayo nag-explore. Kaya nyo yan, kaya nyo yan. Oo, magagawa nyo yan. Maniwala kayo sa akin. Ako pala, kaya ko na eh. Ngayon, yung sitwasyon sa Cagayan, ayan, may mga na-rescue na, may mga ano na. Yun na lang ang kailangan sa Cagayan, tubig. Tubig, pagkain, matutulugan. Kasi kahit humupa na yung baha doon, yung putik doon, sobrang grabe pa rin. At maglininis at maglininis pa rin sila doon. Sabihin na natin aabot ng... Sabihin na natin aabot ng isang buwan nalilisan yan, o dalawang buwan pa nga ata yan, baka ganun. Isa o dalawang buwan. Ayun yung sitwasyon doon sa Cagayan ngayon, na kahit yung mga kausap nga namin, yung mga LGU, pagod na rin, pero hindi sila pwedeng tumigil eh. Kailangan nilang tuloy-tuloy yun eh, kasi kung hindi sila titigil. Ghouls. Ayun lang. Masamang ehemplo ka sa bata. Kaya sabi ko sa inyo, huwag niyong panoorin yung Facebook ko. I-block niyo yung page ko, puking yun. Hindi ko, kung di niyo ako kailangan, hindi ko rin kayo kailangan. Napaka-basic. Kaya ako mabuhay nang wala kayo nga eh. Kung ayaw niyo sa akin, hindi, huwag niyo pilitin sarili niyo, puking yun. Mamatay pa kayo dyan eh. Mamaya, yan pa ay kamatay niyo, puking yun na niyo. Saka yung mga nag-chat sa akin na may mga sariling interest na tulungan mo ako, boss, like, kailangan bayaran yung ganitong ospital, bayaran yung ganitong ospital. Guys, hindi ngayon yung tamang oras para dyan eh. Ang kailangan talaga matulungan is yung mga nandoon ngayon sa Cagayan, Isabela, at basta yun. Ayun ang mga dapat matulungan ngayon. So, hindi talaga kaya. Ayun, tapos ngayon yung last nga, eto, gusto ko lang last na sabihin sa inyo, kung gusto nyo akong hanapan ng resibo, sige, i-upload ko na lang para walang problema. At least lahat ng nagastos na pera. Tapos papakita ko na rin sa inyo kung gaano kalaki yung binigay kong pera. Pero huwag nyo sabihing mayabang ako kung papakita ko sa inyo. Gusto ko lang transparency. Para wala kayo nasasabi sa akin.